So as of the moment, in search tayo sa tahimik na lugar at hindi mainit na lugar. Kasi ano, naririnig niyo 'yon. Nagbi-video ako doon kanina, biglang nagpatugtog ng Bodot sa bad trip. So searching tayo sa, alam mo 'yun, maganda-ganda at matahimik na lugar. Okay, so ayan, buti na nakahanap tayo na mas matino-tino, medyo matahimik. Meron kayong mga maririnig siguro na medyo ano, yung mga grinder construction. Meron kasi ginagawa na construction dito. So, as of the making of this video, nandito ako sa ano, nandito pa rin ako sa Club Balay sa Talisay, Batangas. So, may mga construction na ginagawa. Pero manageable naman, maririnig nyo pa rin naman ako. So, sa video na ito, pag-uusapan natin yung tatlong rason, major reason kung bakit majority ng mga network marketers ay hindi kumikita sa kanilang businesses. Actually, sobrang daming reason kung bakit, pero para hindi tayo abutin ng siyam-siyam, kumbaga sinummary ko na lang, ano yung tatlong major reason kung bakit maraming hindi kumikita sa network marketing business. So, first reason ay nabaliw lang. Ano ibig ko sabihin? Assuming na ikaw ay kabilang sa isang legit na company, kabilang sa isang talagang stable, magandang network marketing company. So, para sa itong video na to, kasi kung hindi ka kabilang sa ganun, or kung kabilang ka sa mga scam companies, yung mga wala kang gagawin, kikita ka, di ba, yung mga ganun, eh, talagang mawawala rin yan. Pwede kang kumita, pero di rin yan magtatagal. So, assuming na kabilang ka dun para sa itong video na to. So, first reason, na baliw lang. Marami kasing mga network marketers na strategy nila yon. And, kumbaga parang, tinitake advantage nila yung pagiging, yung pangangailangan ng mga Pinoy. Okay, hindi na tayo lalayo, sa mga Pinoy na lang. Yung pangangailangan ng mga Pinoy pagdating sa pera. Yung iba, sinasabi nila, kaya na, maraming naloloko ang Pinoy, eh, dahil tamad daw, dahil daw, ganon. Pero hindi ako naniniwala na tamad ang Pinoy eh. Kasi kung tamad ang Pinoy, hindi tayo makikilala sa buong mundo. Di ba? Hindi tayo sisikat sa buong mundo. Eh, halos lahat ng lugar na pupuntahan mo dito sa mundo, eh, may Pinoy eh. Diba, sa iba't ibang bansa may mga Pinoy, so nagkalat ang mga Pinoy, pero hindi ako naniniwala na tamad ang mga Pinoy. Yun ang isa sa mga reason na pinaniniwalaan ko kung bakit mga nalulokong Pinoy, eh hindi dahil tamad sila, kundi dahil yung ano nila, yung kakulangan sa kaalaman, tinitake advantage ng mga scammers at mga unethical networkers. So, siguro tanggalin muna natin yung scammers dito sa ano na to, sa video na to, kasi nga assuming nakabilang ka sa magandang company. So nabaliw lang, pinakitaan ng maraming pera, pinakitaan ng malaking cheque, pinakitaan ng sports car, pinakitaan ng kung ano-anong gadget, kung anong mamahaling bagay na kinita daw nila sa networking. Na hindi ko naman sinasabi na hindi lahat yung totoo, pero majority doon, just for show lang naman yun eh, majority doon half story hypes. So later on pag-usapan natin yung about doon. So nabaliw, pinakita, nabaliw, akala niya madali, akala niya mabilis, tapos nung sumali na siya, na-winark out niya yung business, sobrang hirap pala. 'Di ba, yung mga taong inaakala niya na sasali sa kanya, ni-reject siya. So kasi sinasabi 'di ba ng mga uplines, nangyari rin naman to sa akin before, na basta invitein mo lang kami, yung kausap kami, kaming kakausap, kami yung bahala. Eh ang problema, hindi mo nga na-invite eh. 'Di ba? Tapos ang masaklap pa, para lang maimbita mo sila, kailangan mong gumawa ng mga unethical strategies. Sasabihin mo na basta sumama lang, basta ililibre mo sila, yung mga ganong-ganong way na very misleading. Kaya maraming ano, maraming network marketers nasasabihan na rin ng scam dahil sa mga ganong strategies, nasasabihan na manloloko dahil sa mga ganong strategy. So ngayon, kapag nabaliw ka lang, kasi most of the time ang nangyayari is meron kang misconception at meron kang false hope, meron kang tinatawag doon na unrealistic expectation na magiging madali lang yung business, which is hindi. At sa kahit anong negosyo ka pumunta, walang madali. Okay, kahit anong bagay, wala naman talagang madali, especially kung nagsisimula ka, especially kung nag-a-adjust ka. Isipin mo yun, for example na lang sa akin, katulad ko, dati akong IT, dropout ako twice sa same course, IT, and naging service crew rin ako ng sikat na fast food chain dito sa Pilipinas. So, wala akong alam pagdating sa kahit na anong business, kasi nga, ang mindset ko rin ay mag-aral ng mabuti para pag nakagraduate, makakuha ng magandang trabaho para makaipon. So, similar lang rin naman sa typical na Pinoy. Tapos, pumasok ako sa network marketing, wala akong kaalam-alam sa sales, wala akong kaalam-alam pagdating sa business, wala akong kaalam-alam sa pagdating sa tamang mindset, sa marketing, wala akong kahit anong alam na pagdating doon, kasi nga, IT ako eh. Ang alam ko is mag-ayos ng mga sirang PC, magkalikot,
At the same time, service crew ako, tagaluto ako ng French fries doon, tagasahin ako ng kanin. So, anong alam ko pagdating sa business? Ngayon, pumasok ka sa network marketing business na akala mo ang dali, akala mo ang bilis, kabaliktaran yun nangyayari. So, yun yung reason kung bakit hindi kumikita. Kasi, kapag kaganon, most of the time, ang nangyayari, nagkukwit na lang. Diba? Kalokohan pala to, hindi pala totoo. Akala ko madali, akala ko mabilis kasi yun ang sabi sa akin eh. Yung iba naman, hindi nila sinasabi. Yung mga unethical networkers, hindi nila sinasabi sa'yo na madali at mabilis. Pero pinaparamdam nila sa'yo. So anong difference nun, diba? Yung iba, yung isa vinocalize lang, yung isa hindi. Pero same lang rin. Pinaparamdam sa'yo na parang andali. Papakita sa'yo yung check-in niya, ito kinikita ko weekly, blah, blah, blah. Now, most of them totoo na ganun kalaki yung kinikita nila weekly. Pero hindi nila sinabi yung part na para kitain mo to weekly, kailangan mong tumabaho ng matindi. Kailangan mong tumabaho ng taon. Kailangan mong mag-build ng huge organization. Kailangan mong i-adjust, mag-adjust sa sarili mo. Kailangan mong mag-training every single day. Kailangan mong i-apply lahat ng mga matututunan mo. Kailangan may mga bagay ka na isasacrifice. Kailangan mong baguhin yung mindset mo. Kailangan mong mahirapan. Kailangan mong mag-struggle. Kailangan mong ma-reject. Kailangan mong fail. Hindi nila sinabi yung mahirap na part. Ang sinabi lang nila yung maganda. Ito, kinikita ko weekly. So, yun yung tinatawag ko na half story hype. Kalahati lang ng kwento yung sinabi, yung maganda lang. Ay, pero hindi sinabi sa'yo yung pangit. Kasi pag sinabi niya sa'yo yung pangit na bagay na kailangan mong maranasan, baka hindi ka na sumali. Diba? So yun yung mindset nila eh. So lahat lang ng maganda sasabihin sa'yo. And yun yung reason kung bakit marami, isa number one reason, first reason, I mean, kung bakit maraming hindi kumikita sa network marketing. Okay, nabaliw lang. False expectation. Akala nila madali at mabilis, hindi nangyayari. Second reason kung bakit hindi kumikita ang majority ng mga network marketers ay dahil sa maling mga tao na pinakikinggan at sinasamahan. So parang ganito yan, paulit-ulit na tong analogy na sinasabi ko. Kung gusto mo maging doktor, magpaturo ka sa doktor, makinig ka sa doktor, i-apply mo yung mga matututunan mo sa kanya. Kung gusto mo maging engineer, ganun din. Kung gusto mo maging chef, ganun din. Kung gusto mo matuto mag-drive, ganun din. Kasi alang-alang naman magpaturo ka ng pagdadrive. So, hindi naman marunong mag-drive, di parehas kayo na aksidente. Logic naman yun, di ba? Common sense naman yun, di ba? Pero bakit pagdating sa ganitong klase ng business, pagdating sa success, nakikinig tayo sa mga hindi naman successful. Nakikinig tayo dun sa mga taong wala naman narating sa buhay, yung palaging negative, yung palaging nagre-reklamo. Now, hindi ko sila kinokondena, hindi ko nilalait, or hindi ko, kumbaga parang hindi ko hinihila pababa yung mga taong nasa baba, or kumbaga hindi ko sila inaano, kumbaga hindi ako nagiging judgmental na, hindi ko naman sinasabi na wag mo silang pakinggan, or wag ka na makikinig sa kanila completely. Hindi yun ang point ko eh, sa context ng success. Anong ibig ko sabihin? For example, yun, balikan natin yung analogy na binigay ko sa iyo kanina. Gusto mong maging successful na doktor. Now, pinakikinggan mo engineer. Mali, di ba? Pero hindi naman porket mali yung pinakikinggan mong tao, eh hindi ka na dapat makinig sa kanya. Engineer pa rin yun, may narating pa rin yun sa buhay. Yun nga lang, ang problem is mali yung pinakikinggan mo. Kasi doktor yung gusto mo eh. Eh, engineer yung pinakikinggan mo. Matalino yun, yes? Siyempre, mahirap din naman mag-engineer. Yung kapatid ko, engineer. Diba? Mahirap rin yung mga ginagawa nila. Yung pag-aaral nila, mahirap rin. Same lang rin sa pagiging doktor. Pero mali yung pinakikinggan mo eh. Hindi mo naman gusto maging engineer eh. Gusto mo doktor eh. So, ganun rin pagdating sa success. Ganun din pagdating sa pagkita sa network marketing. Yes, mahal natin yung mga tao na yon. Most of the time, parents natin. Most of the time, friends natin. Relatives natin. Best friends natin, diba? Pero maling tao sila eh. Hindi sila yung naka-achieve ng success sa network marketing eh. 'Di ba? Most of the time sila pa nga yung iba sa kanila, sila pa yung nag-fail sa network marketing at nag-quit sa network marketing. Sabi nga sa network marketing para ka lang, hindi lang sa network marketing 'to eh, sa lahat ng aspeto ng buhay. Para ka maging failure, mag-quit ka. 'Yun lang. Hindi naman porket nagkamali ka, failure ka na eh. So para maging failure ka, mag-quit ka. Tumigil ka na. For example, balikan ulit natin yung analogy ng pagiging doktor. Ang hirap nun, diba? I think, kung di ako nagkakamali, 10 years na pag-aaral bago ka maging isang ganap na doktor. Tapos, kailangan makapasa ka pa sa lahat ng mga dapat mong ipasa. So, pasensya na kayo kasi di naman ako nakapagtapos. So, wala rin halos akong alam pagdating sa ganyan. Tama nyo na lang ako kung mali ako. Ngayon, para ka maging doktor, syempre, kailangan mong maipasa lahat. Kailangan pag-aralan lahat. Kailangan, alam nyo naman yung kailangan yung gawin. Ngayon, paano kung halfway tumigil ka? Kasi palagi ka nagfe-fail, palagi ka nagkakamali, bumabagsak ka sa mga exam, tapos tumigil ka na lang. So, yun yung failure. Hindi ka na magiging doktor kasi tumigil ka na eh.
kahit anong ano mo, kahit anong gawin mo, kung tumigil ka na, eh, wala, hindi mo ma-achieve kung ano yung gusto mong success. Now, ganun rin pagdating sa network marketing. Nag-quit nga sila eh. Kaya sila nag-quit kasi they don't have what it takes, and most of the time, itong tatlong bagay na sinasabi ko, na-experience nila. Diba? Kasi ako rin naman na-experience ko before eh, nabaliw lang rin ako, kaya ako nag-join. Isa sa mga reason kung bakit ako nag-join sa network marketing, nabaliw ako. Diba? Sinabi sa akin, ganito kalaking kitaan, weekly daw, ganyan, bla bla bla. Pero hindi sa akin sinabi yung pangit na part. Yung maganda lang lahat yung sinabi sa akin. So, isa rin ako sa mga biktima ng ganito. Okay, na-experience ko din na mapagsarhan ng company. Diba? Kasi hindi siya stable, wala siyang tangible products. Diba? Tinitira siya ng SEC. So, naranasan ko rin yun. Pero what if nag-quit ako? What if tinigil ko na to? Kasi na-experience ko yung mga ganun. Ang hirap eh. Akala kong dali-dali lang yumaman sa ganito. Sabi nila, one sa left, one sa right lang daw eh. Di ba? Sabi nila, ano daw, weekly daw kitan. Bakit hindi naman ako weekly kumikita eh. What if tinigil ko siya on the way? Di ba? Yung habang ginagawa ko yung business, nahirapan ako, tumigil na ako. Kasi nga, ganun yung naranasan ko. E di, malamang sa malamang, hindi mo pinapanood tong video ko na to. Baka, ewan ko, nagtatrabaho na ulit ako kung saan. So, sila nga eh, bakit ko sinasabi to? Kasi ako hindi ako nag-quit, naghanap ako ng solusyon. Alam ko na maganda yung network marketing industry, napunta lang ako sa maling team, maling mentor, napunta lang ako sa maling upline, maling company minsan, maling company, maling, alam mo yun, maling environment, mali lang yung mga naituro sa akin. So, hindi ako nag-quit. Naghanap ako ng way, naghanap ako ng ano, ng mga videos katulad nito, and alam ko isa ka doon kasi nga kung talagang ano, gusto mo na mag-quit, sana hindi mo na pinapanood tong video na to ngayon. So, saludo ako sa iyo. Keep it up, okay? Kasi hindi ako nag-quit, naghanap lang ako ng solusyon. Naghanap ako ng way kasi nga hindi ko kayang bumalik sa pagtatrabaho na hindi ko gusto. Ang hirap gawin yung bagay na hindi mo naman gusto. Kahit pa alam mo 'yun, parang ganito kasi yan eh. Maraming tao sinasabi nila, konting side note lang ito. Konting side track lang tayo. Okay? Ang hirap para sa akin na gawin yung isang bagay na hindi naman ako masaya. Ang hirap gawin para sa akin yung isang bagay na kahit kumikita pa ako, hindi naman ako masaya. Tapos, masaklap, ang liit pa ang kinikita ko. Di ba? Ayoko nang sinisigaw-sigawan ako. Yun yung na-experience ko nung nagtrabaho ko sa fast food. Kasi nga, isa akong introvert, kung hindi nyo alam, hindi lang halata. And hindi ako talaga yung mabilis kumilos. Talagang makupad ako kasi maingat akong kumilos. Eh, sa fast food hindi pwede. Kaya nga fast eh. Di ba? Mabilis. So, kailangan mabilis akong kumilos. Eh, ayoko kasi yung halimbawa, baka madulas ako, baka malaglag ako, baka mailaglag ko yung hawak ko. Kaya makupad ako kumilos. Eh, sinisigaw-sigawan ako. Ang kupad ko, ang bagal ko, bilisan ko. So, ayoko nang ganon. Sabi ko, kung hindi ko gagawin tong network marketing business, ano pang gagawin ko? Diba, magtatrabaho na naman ako para sa ibang tao? Nasisigaw-sigawan ako, utos-utusan ako. Eh, ayoko nga nang ganon eh. Diba? So, sabi ko, hanap na lang ako ng solusyon, hanap na lang ako ng way. Which is, back to the topic tayo, nakahanap ako ng solusyon. Kaya ngayon, isinasabi ko na sa inyo, para some of you, baka na-experience nyo na rin tong sinasabi ko, and some of you, baka ma-experience mo pa lang. Diba? Sana naman hindi ka dumating dun sa point na kailangan mo pa mag-design, magkukwit ka na ba, or whatever. Maling tao madalas yung pinakikinggan natin, maling tao yung hinihinga natin ng advice, diba? Alam mo yun, gusto mong kumita sa network marketing tapos humihingi ka ng advice dun sa hindi kumita sa network marketing, dun sa nag-quit, dun sa negative, dun sa close-minded. Anong ibibigay na advice dun sa'yo? So parang anong nangyayari, halimbawa, balikan ulit natin, paulit-ulitin natin tong analogy na to hanggang sa maunawaan nating lahat. So balikan natin, gusto mo mag-doktor tapos nagpaturo ka sa chef. Anong sasabihin nun sa'yo? Iluto mo yung puso? Di ba? Iluto mo yung atay, masarap yan. Di ba? Alam mo yun? So, ganun yung nangyayari. Di ba? Ang alam natin, common sense yun. Bakit ako makikinig sa chef? Eh, gusto ko mag-doktor. Matalino yung chef, pero hindi yun ang gusto ko, eh, doktor eh. So ganun din pagdating sa network marketing. Gusto kong kumita eh. Eh, hindi siya kumita. Ba't ako magkikinig sa kanya? Ba't ako magpapaturo sa kanya? Nire-respeto ko siya kung anong opinion niya, pero hindi siya yung tamang tao na pakikinggan ko. So, naganap ako ng mga tamang tao na pakikinggan ko. Mga tamang tao, most of the time, hindi natin kilala personally. Okay, most of you, dito sa Ethical Nation, hindi nyo ko kilala personally, hindi ko kayo kilala personally, pero isa sa mga reason pinakikinggan nyo ako kasi hindi ko naman parang binubuhat yung sarili kong bangko, pero ang binibigay ko kasi sa iyo is experience ko na eh. Diba? Nagkaroon ako ng malaking result dito sa business na to. So, binibigyan kita, nagsishare ako sa inyo ng experience. Yung mga dapat at hindi mo dapat gawin, especially kung nagsisimula ka pa lang. Okay, actually, bukas, kasi today is November 14, ginagawa ko tong video na ito. Bukas is my 5th anniversary sa network marketing.
industry, okay? Ikalimang taon ko na sa network marketing at ang dami ko nang napagdaanan. Sobrang daming failures and rejection. Unabot ako ng 4 years bago ko na-hit yung first breakthrough, malaking talagang magandang breakthrough ko. Kumikita naman ako noon, I think 2015 pa, malaking kinikita ko sa product sales. Pero mali-mali naman yun na ituro sa akin pagdating sa pag-handle sa pera, gastos ng ganito, bili ng ganyan, pampower, bili ng ganito. Di ba, para lang makapambaliw, para lang masabi na successful ka, para lang tingnan ka ng ibang tao na mayamang ka kahit di naman totoo. Kumbaga, social climbing yung itinuturo sa akin, di ko alam. Di ba, kaya nga, yun. And speaking of that, ikatlong reason kung bakit hindi tayo kumikita sa network marketing or hindi tayo nagkakaroon ng magandang result sa network marketing ay dahil mali-mali yung mga tinuturo sa atin or hindi tayo natuturuan. Mas masaklap, di ba? Kasi marami akong network marketers na na-encounter na pagkatapos daw sila sumali, iniiwan na sila sa ere. So comment ka dyan sa baba kung na-experience mo yung ganun. So, pagkatapos mo sumali, iniwan ka na sa ere. Hindi ka na pinapansin, hindi na sinasagot yung chat mo, yung tipo na, yung feeling na alam mo yun, bago ka sumali, ang bait-bait niya, ang dami nang sinasabi, tulungan tayo dito, bes. Bes, tutulungan kita, ako bahala sa'yo. Tapos pagsali mo, wala na, sin-zone ka na lang, di ka na pinapansin. Diba? Pagka papansinin ka lang pag sinabi mo na may invite ako or meron akong pay-in, tsaka ka lang sasabihan ng congrats, ayos yan, tuloy-tuloy mo lang, keep it up. Tapos after nun, wala na ulit pakialam sa'yo. So comment ka dyan sa baba kung nakaka-relate ka dun sa sinasabi ko. So maraming networkers na ganun. So kapag ka ganun yung nangyari sa'yo, nandito naman yung YouTube channel ko na ginagawa. And actually marami pa naman dyang iba, marami pang ibang training. Pero by the way, sa pakikinig sa training, pakinggan mo yung mga taong talagang merong resulta, and especially nanggaling sa ethical na paraan yung resulta nila. Kasi maraming network marketers, bato-bato sa langit, tamaan kayo sana, diba? Maraming network marketers, ang laki ng kinikita, mas malaki pa kinikita sa akin, pero sinungaling, manluloko, ang hilig lang mangbaliw, ang hilig mo, alam mo yun, lahat ng unethical strategies ginagawa nila para lang makapagpasali. So, walang kwenta yung pera na kinikita nila kung maraming tao yung galit sa kanila. Diba? Kasi na-experience ko rin yan dati. So, pakinggan nyo yung mga tao nagtuturo ng ethical, okay? Ethical na paraan at the same time may result. Okay? So, yun yung pakikinggan nyo kung walang nagtuturo sa inyo. Now, paano naman kung mali-mali yung tinuturo sa'yo? Alam mo naman kung ano yung tama at mali. Hindi naman kailangan na, meron nga akong previous video na ginawa regarding dito na, hindi naman kailangan na nakatapos ka pa ng kolehiyo para malaman mo kung ano yung tama at mali. Alam mo kung mali, alam mo kung tama. Kahit hindi ka nagde-networking, alam mo kung ano yung tama at mali. So kapag mali-mali yung tinuturo sa'yo, unethical yung tinuturo sa'yo, unprofessional yung tinuturo sa'yo, maghanap ka din ng mga ganitong klase ng mga training videos, maghanap ka ng iba, basta ethical at may result yung pakikinggan mo. Huwag lang yung porket millionaire pakikinggan mo na. E paano pala? Halimbawa, kasi kung ganun yung logic na ako yung kumita ng million, ako yung pakinggan mo. Kung ganun yung logic, kumikita ng million yung mga drug lord, kumikita ng million yung mga scam na agency, kumikita ng million yung mga kurakot na politiko, kumikita ng million yung mga human trafficker, kumikita ng million yung mga, alam mo yun, may-ari ng mga illegal na negosyo. Dapat mo ba silang pakinggan para kumita ka rin ng million? Ganun ba yung logic? Diba? Napakatanga nung sorry for the word, pero napakatanga nung ganung logic na porket ako yung kumikita ng malaki, sa akin ka lang napakatanga nun. Huwag natin paniwalaan yung kalokohan yun. Okay? Hindi porket millionaire siya, hindi porket may isang damakmak, alam mo yun, isang dosen ng sports car na di naman niya ginagamit. Diba? May mansion siya na kasing laki ng SM. Diba? Papakinggan mo na siya. Hindi ganun ang logic. Okay? Pakinggan mo siya kung tama yung tinuturo niya at the same time kung may resulta yung tinuturo niya. Okay, kung tama at ethical yung tinuturo niya. And once again, hindi mo kailangan na makatapos ng kolehiyo para malang malaman kung ano yung tama at mali. Alam mo yun. Okay, kasi kapag gumagawa ka ng mali, di ba ang lakas ng kabog ng dibdib mo? Kinakabahan ka. Kasi alam mong mali eh. Alam ng konsensya mo, alam ng utak mo, mali yung ginagawa mo. So, alam mo na. Hindi ko na kailangan sabihin kung ano pa yung tama at mali. Bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo kung ano yung tama at mali. So, yun yung tatlong major reason na napansin ko. Siguro magkakaroon pa ng other videos regarding dito. Pero sa ngayon, yun yung tatlong major reason na nakikita ko kung bakit maraming networkers hindi kumikita sa kanilang businesses. And assuming na kabilang ka nga sa isang legal, legit, stable na network marketing business, hindi ka kumikita. So, yun yung three major reason. Balikan mo, baka sakali meron ka doon nagagawa or meron ka doon kabilang ka doon sa tatlo na yun, na experience mo yung tatlo na yun,
make sure nagawan mo ng solusyon. Hindi pagkukwit yung solusyon. Hindi yung sasabihin mo na, hindi yata para sa akin tong networking. Hindi siya ganun, okay? Hindi ganun. Kasi nga, katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, kung yun rin sana yung sinabi ko noon, nung mga time na nahihirapan ako, kasi nga wala talaga, naranasan ko tong tatlo na to eh. Nabaliw lang ako, mali yung mga taong pinakikinggan ko, walang naituturo sa akin tama, ethical na strategy. Kung yun lang rin yung sinabi ko na baka hindi to para sa akin, hindi, malamang wala na ako dito. Malamang hindi ko na-experience yung freedom na meron ako ngayon, yung financial freedom, yung time freedom na meron ako ngayon. Malamang wala ako sa posisyon na to ngayon. Kung yun ang sinabi ko. So hindi yung pagkukwit ang solusyon. Ang solusyon ay humanap ka ng solusyon. Okay? So ang pagkukwit never naging solusyon 'yan sa kahit na anong business na papasukin mo. Okay? So I hope marami kang natutunan dito sa video na ginawa ko. Make sure na i-like mo to kung marami kang natutunan, and mag-comment ka dyan sa baba kung meron kang mga katanungan, kasi sinasagutan ko yan lahat. And kung meron ka ng mga downlines na nahihirapan sa business nila, i-share mo to sa kanila. I-leverage mo na tong video na to para hindi mo na ulitin kasi medyo mahaba rin. Okay? Make sure na i-share mo to sa kanila, i-leverage mo para alam mo yun, matutunan rin nila yung mga natutunan mo ngayon. At kung hindi mo pa nada-download yung Poweran ebook na ginawa ko, make sure i-download mo yon, kasi dun ko ibinigay lahat. Okay, lahat ng reason kung bakit hindi kumikita ang mga network marketers sa kanilang business. Okay, 7 tragic reason. Sabi ko 7 tragic reason kung bakit maraming networkers hindi kumikita. And yung mga sasali pa lang, hindi talaga sila kikita. Okay, download mo yung Poweran ebook, free to download lang naman yun. Hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito, makikita mo sa ibaba. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time.